Hello guys, so ito na naman tayo ulit. So yung nakaraan taon, meron akong lecture about cleaning ng split type saka ng window type pala yata, no? Sa split type lang, no? Kung paano, no? Kaya lang yun naka-standing. So ngayon, ito naman kung paano ang cleaning, yun isang bahagi ng pagki-cleaning, kung ano talaga yung maring gawin na style sa paglilinis. So ito is indoor ng isang LG. Actually ito ayos tong indoor na to eh. So yung outdoor niya naubos na. So ayan. So wala na siyang compressor. Okay. So dito tayo. So ito yung indoor unit ng isang split type. So sabihin natin kung anong klaseng split type 'yon. Kung anong klaseng split type ito, sabihin na natin kung saan galing to, kung kanino to. So ayan, LG. So ayan, sa kanila galing yan. So sinabi ko na yun, ano, so nakapag-advertise pa tuloy ng tuluyan kay LG. Thank you LG sa aircon. Hindi mo man ano to, pero nakalikha kayo ng isang air conditioning na nakakatulong sa mga tao, lalo na sa mga hospital. Pare-pares lang naman kayo, LG, Kundura, yung mga split type, window type, yan, lahat yan. So, salamat at mayroong mga ganitong mga tao na nakalikha ng unit. Thank you. So, yun. So, ito tatapik ko sa inyo kung paano siya linisin. Kasi mayroong kasi mga naglilinis na pinapump down, turn down siya, tatanggalin sa wall, tapos siya lilinisin ng wala sa wall. So, paliwanag din natin yung kung ano yung mas maganda at kung ano yung maaaring mangyari pagka ganun ang ginagawa, o ano yun pwedeng mangyari naman habang nililinis mo naman turun sa wall. Tapos yan, kung ano naman din yung mangyayari pag siya tinanggal mo sa wall, siya nililinis mo sa labas, kung ano naman yung maaaring mangyari in the future. Okay? So ito, yan ang split type. So pag lilinisin yan, syempre, tatanggalin natin yung cover. So bago tanggalin yung cover, siyempre, kung napansin niyo sa mga nakaraang video ko, naka-blue yun guantes ko. So ngayon red. Kasi medyo paboritong kulay ko rin 'yan. Red, blue, and yellow. So kung meron yellow guantes, tapos itim to, itim yung rubber, tapos yung yellow yung guantes. So sana meron, no? So to. Pagbukas, so tatanggalin mo lang yung cover, and then nakikita mo yung filter, itong screen filter. So actually hindi na to yung original na screen filter niya. So yung original niya is wala na, pigtas na, nasira, bukil-bukil na, ano ba yun, yung nagka-drug-drug na. So pagka nakita nyo itong filter ay madumi, tuloy nito, tatanggalin natin yan. Yan, may dumi siya, oh. Yan, may dumi, di ba? Nadumi siya. So, yan din. So, tinanggal na namin ito ron sa dati. Pinalitan na, nagpalit kami ng bagong unit na luma, bago luma na unit. So, yun. So, Tom, so may mga dumi siya na alikabok na nakadikit. Yan. Lalo na pagka makapalang dumi nito ng alikabok, ng filter, ito po ini-sprayan ng water pressure, o kaya nilalagay sa lababo na malakas ang tubig ng faucet. So pwede yun. So number one, for safety, para hindi masira talaga ito yung filter screen ng unit. Kasi yung iba kasi, pasensya na sa iba na naglilinis, pagka ito nilinis talaga, yung linis na linis, ang ginagawa, ito po ay pinupukpok kung saan saan. Halimbawa sa kung ito ay nililinis sa labas o nililinis sa lababo, para mabilis daw siya matuyo, kailangan ipukpok. Yan, ganyan, pinupukpok. So, dahil ang pagka pinupukpok yan, alam nyo kung ano nangyayari. Lalo na pagkabasa. Correct. Ito po ay mababasag. Yan, yung mga to. Mga braces, mga brace niya. Mababasag yan, lalo na yung gilid. Pagka nabasag yan, ang hirap na kung saan ka bibili na ito. So, madali lang naman makabili. Tatawag ka lang nga dun sa kung ano yung brand ng unit. Kung bibili kayo nito, dumiretso na lang ho kayo doon mismo kung ano
yung produkto ng inyong unit, kung LG man yan, carrier, o kung ano man. So yun. O kaya subukan yung bumili sa mga aircon shop. Yan, sa mga aircon supplier. Baka meron sila nito. Marami yan dun sa Quiapo. Yung mga aircon supplier na legit. So, anuhan nyo na lang, puntahan nyo na lang. Mas maigi pa yun kaysa bumili kayo sa online. O nga, makakamura ka nga pag dumating sa'yo, baka magmura ka pa. Diba? So, yun. So, yun lang yung advice ko. Pagka ito nilinis, huwag pong papaluin. So, ang tamang paglinis dito, pagkabasa, pwede nyo ibilad muna sa arawan. Pagbilad sa arawan, saka nyo punasan. So, pwede nyo naman itong punasan bago ibilad sa arawan. Punasan, tapos yan ibilad sa arawan ng ilang segundo lang o ilang minuto, tapos yan punasan uli, tapos yan itabi. Okay? Tapos yan minsan ito, ni-sprayan pa namin ito ng anti-germs o yun alcohol mismo. Yan, so dyan na siya. So, tapos na tayo rito. So, yan. So, ngayon open na siya. So, bukas na siya. So, ito, pwede nyo naman tanggalin to. Yan. Pag tinanggal nyo to, ito, itutulak nyo pa pa ganun. Dahan-dahan lang. Tanggalin nyo papunta ron, dahan-dahan. Saka to. So, iano ko muna dahil wala akong tagahawak. Pero, subukan natin na, ano to. So, mahirap siya. So, kailangan talaga dalawa kasi nakiklip siya eh. Okay, so hindi siya matanggal. So, ito naman yun kasi natatanggal talaga to. So, pagtanggal nito, ipapersa nyo lang ng bahagya, itong dalawa. So, kung hindi naman matanggal, so be it. So, wag nyo nang pilitin kasi ba mamaya, mabali pa. So, sa mga baguhan ha, yung mga bago. So, sa mga bago. So, ang ano ko lang ha, sa mga bago ha, huwag kayong basta-basta matututo lang sa mga ganitong video, okay? Kailangan nyo dumaan talaga sa face-to-face na training. Okay, kasi pagka natuto kayo sa video at hindi nyo alam yung gagawin nyo, hindi naman lahat dito tinuturo sa video eh. Yung actual, talagang andun lahat. Pero sa video, meron ba kayong, ang tanong lang naman, pagka sa video kayo nag-aaral, ang tanong lang naman doon, meron ba kayong unit na tulad nito? Yan. O, di ba, wala. Tapos yan, bigla kayo maglalakas loob na tatanggap kayo ng project for cleaning. Mamaya, masira nyo pa yan, ahabulin kayo ng may-ari. Di ba, tama ako? Malamang yung mga nanonood dito, na mga technician na nagki-cleaning at nagre-repair, sangayon sila doon. O hindi ba, sangayon sila doon? Kasi pagka natuto ka lang sa video at tumanggap ka ng cleaning na hindi ka pa naman talaga marunong, baka makasira ka pa, ahabulin ka ngayon. Ngayon, sino masisira? Yung mga legit na technician na meron mga lisensya, na skid license na. Kasi alam na nila yung gagawin nila. So, yun lang yung advice ko ha. Sa mga baguhan na nagtatangkang maglinis ng aircon, bago kayo maglinis ng aircon, huwag po kayong basta-basta mag-aaral sa video na ito. Okay? Humarap kayo sa face-to-face training talaga sa mga training center. Marami dyan. Okay? Marami dyan. Isa na to, itong tinatrabahuhan ko. So, marami na kayong video na napanood sa akin, yung mga training ng mga estudyante ko, pagka tumatalikod, andun yung tatak ng eskulahan. At isa pa, meron din tayong banggitin ko na, Don Bosco. Yan. Isa rin sila sa mga nagtuturo niyan. Okay? So, humarap kayo. Ngayon, balik na tayo rito. So, kung hindi nyo matanggal to, huwag nyo nang pilitin. Okay? Huwag nyo nang pilitin. Kasi ba mamaya, masira pa to. So, inuulit ko lang ha. Huwag nyo nang pilitin. Ngayon, ibalik nyo to. Yan. Pero bago muna ibalik, tingnan nyo kung meron siyang mga tornilyo rito na kasama dyan. Kung walang mga tornilyo dyan, hanapin nyo kung sa may mga tornilyo dyan. Kung walang mga tornilyo dyan, so okay. So meron dito ang tornilyo. Itong cover lang para dun sa connection ng electrical. Okay? So pwede mo siyang tanggalin. Okay? Tanggalin. Ito. Ayan, tatanggalin mo lang yan. So,
Ito, buksan natin to. Siyempre, tatanggalin natin yung cover. Buksan muna natin to. Ayan. Okay, dyan. So, number one, lahat ng mga tinatanggal ninyong tornilyo, eh, dapat ito ay nasa isang lalagyanan lahat. Okay? So, ito, nilalagay ko lang yan dyan. Dahil wala naman tayo kasi sa field area. So, ang ano kasi inyo, pagka magtatanggal kayo ng tornilyo, sikapin ninyo na nasa isang lugar sila o meron silang isang lalagyanan lang. Huwag yung kung saan sa nilalagay, okay? So, yan. So, ito yun, wiring. Yan. So, titingnan nyo dyan kung ano ang meron pa dyan dapat matanggal. So, wala naman. So, tanggal na siya. So, susunod, isasara nyo yan dahil hindi naman siya matanggal yung cover. Sasarado nyo ng maigi. Huwag nyo pabayaan na nakabukas. Okay? Huwag nyo pababayaan na nakabukas, na nakaganyan. Tapos yan, tatanggalin nyo yung buong cover. Mababali ito. Okay? Mababali yan. So, iwasan na huwag mabali. So, sarado natin uli. Make sure na nakaklose siya ng maigi. Okay? Na nakalock. Okay? Na nakalock siya. Okay? Yan, next step. Pabukahin nyo itong lobby na ito. Kasi diba nakasara yan. So okay lang yan. Diba nakasara. Yan. Kung nakasara siya at nakikita nyo naman yung tornilyuhan, ayan. Yan okay lang. Kung kaya nyo. Kaya lang yan. Pagka pinasok naman ng Phillips screw, so ayan bumubuka siya. So pwede naman siyang pabukahin ng konti. Yan. Pero huwag nyo pepersa na biglaan. Okay? So tulad nito, minsan sa paglilinis natin, meron tayong mapapansin na kulang ng tornilyo. Okay, kulang. Kung kulang ng isa, so dalawa lang ang meron. Minsan may mga ganyan. Yung maglilinis ka, tapos makikita mo yung unit is kulang ng tornilyo. Okay lang yan. So ang gagawin nyo naman, so sa lahat ng mga naglilinis ng unit, siguraduhin nyo na meron kayong dalang extra tornilyo na iba-ibang sukat. Pero alam nyo naman siguro, dahil nakliklining kayo yung sukat ng tornilyo, eh alam nyo naman kung anong sukat na nun, di ba? Correct? Yung mga nakakapanood nito, sigurado, nagta-thumbs up din. Di ba? Kasi alam nila yan eh, kung ano yung nangyayari. So, yun lang yun, advice ko for safety. Kung bakit ko kayo pinapadala ng extra tornilyo. Kasi minsan may mga kliyente na napapansin nila, halimbawa kayo lagi yung naglilinis ng unit nila, tapos bumalik kayo ron para maglinis ulit ng unit nila, maaari kang bulyawan o kaya sabihan na, kuya, yung nilinis nyong, yung nakaraan na naglinis kayo, may napansin ako, kulang ng tornilyo, baka pwede dagdagan nyo ng tornilyo. Yun ang problema. So dapat meron kayong extra tornilyo para maganda ang relasyon ng kliyente sa inyo bilang isang technician o cleaning, naglilinis ng aircon. Para maganda yung relasyon ninyo sa kliyente. Huwag nyo silang pasamain yung loob. Para naman yung kliyente, mabigay din nila sa inyo yun gusto rin ninyo na presyo, kasi medyo maganda yung pinapakita ninyong trabaho. So, yung quality of work na magandang bayaran. Hindi yun, ang baba na nga nun, hindi na nga maganda yun quality of work mo. Tapos yan yun na nga, mababa rin yung singil mo. O, edi talo, di ba? Pero kung pagagandahin mo yung quality of work mo, so yun, pwede ka nang siguro humingi ng raise na pataasin yun payment sa'yo. So, ganun lang naman yan. Maintindihan naman ng mga kliyente yan eh. Kasi ultimo mga kliyente, nanonood din ito. Di ba? So, ito. So, dahil ang kulang ng tornilyo yan, so gagawin nyo, tagdagan nyo na lang ng tornilyo. Kung kompleto naman ang tornilyo, huwag nyo pabayaan na mawala kahit isang tornilyo sa unit na yan. Kahit dun sa outdoor. Okay? So, yan. So, tatanggalin natin. At isa pa, siguraduhin lang ninyo ang inyong Phillips screw o flat screw ay may magnet. Okay? Kasi pag wala, baka malaglag lang yan sa flooring. Okay? So, ayan.
So, makikita nyo yan, ha? Kung hindi siya sumama sa magnet, dahilan nag-ano siya, yan, ha? May magnet, to. Diba? So, para hindi malaglag sa flooring. So, dahan-dahan lang naman ang, ano, ang pagtanggal. Huwag yung mabilisan. Yeah? So, yun isa naman. So, ganun din. Yan. Hindi yung binibilisan yung pagtanggal. Dahan-dahan lang. Para hindi malaglag yung tornilyo sa baba. Okay? Diba? Pag binilisan nyo yan, sigurado tanggal ang tornilyo. At dadampotin mo sa baba. Eh, mabuti na lang kung sana, kung dalawa kayo magtatanggal niyan. Yung isa, nasa baba ng hagdan. Tapos yan, ikaw yung magtatanggal. So, pag nalaglag yung tornilyo, mabilis siyang mabilis niya makita yung tornilyo kung saan babagsak. Eh, kung mag-isa ka lang na magtatanggal ng tornilyo at nalaglag, yuyuko ka pa kung saan siya nalaglag, kung saan pupunta yung tornilyo. Tapos yan, bababa ka uli para damputin. Di ba? So, yun. So, next naman, dahil natanggal na natin yung tornilyo, so, wala naman tornilyo sa loob. So, double check. Wala siyang tornilyo sa loob, maliban lang dito sa isa. Wala siyang tornilyo rito. Wala. So, yan. So, pwede na siyang tanggalin. Pwede na tanggalin yung cover. Okay? Ito po ay step na step pagtanggal ng cover. Okay? So, nasa ano pa lang tayo, step by step.